Magandang buhay mga ka-Tech Moves! Welcome to my channel, Tech Moves for Fun! Sa channel na ito, what you see is what you get! Alright, so ngayong oras na ito mga ka-Tech Moves ay isa na namang tutorial. Okay? Ito ay paggawa ng repeater system using Baofeng UV82. Okay? So, bigyang buhay natin itong radyo na ito, Baofeng UV82. Yan, kahit papano eh, meron pala din siyang naitutulong at maitutulong. Kahit na ang daming nagre-reject sa radyo na ito, ay pwede palang pakinabangan, ano? Okay, so, repeater system using Baofeng UV82. Ayan, so, Baofeng, baka naman, okay? So, sana maabot ito ng kumpanya ninyo. Baka naman. Ayan. Okay? Alright, so, bago tayo magpatuloy, ay mag-shoutout muna tayo. Okay, hindi po mawawala ang pag-shoutout. Unahin natin si Miss Ratch Riders Group. Itong Miss Rock Riders Group. Okay, ito ay isang grupo ng mga riders, I think. So, kumusta kayo dyan? Salamat po sa suporta. Miss Rock Riders Group, shoutout po sa inyo. At maging si Mar Buen Suceso. Sir Mar Buen Suceso. Okay. Sir, ang gawin mo, dapat meron kang madaming SWR meter para malaman mo kung accurate yung SWR na ginagamit mo. Shout out sa'yo, sir. Yan lang ang pwedeng solusyon dyan. At isunod natin si John Ray Sarong. Yan, Lodi, wala akong radyo na QYT-KT8900D. At Cygnus CG818, wala pa ako niyan. Pero pagka nagkaroon, o kaya i-sponsoran mo ako. Ayan, sige, gawin natin ng review. Okay? At isunod natin si Oliver Merciales. Yan, Oliver Merciales. Maging si Ronald Sunga. At ito pa, si Sir GNXU. Yan, GNXU. Yan, bisitahin nyo po yung channel na ito. Kung mahilig kayo sa mga games, ay yan, puntahan nyo. GNXU. Yan, shout out sa iyo, sir. Salamat sa suporta at patuloy na pag-abang sa mga videos. At sunod natin si Mad Duran. Yan, maging si Benedict Santos. At ito pa si Ives Ebilane. Yan, shout out sa inyo. Maging si Dennis Llarinas. Shout out, sir. At isunod natin si Roy Suedo. Okay? Sir, wala akong Cygnus UV8. Wala pa ako niyan. Pero pagka isponsoran mo ako at magkaroon tayo niyan, sige, gawan natin ng power test. Ayan. At isunod natin si William Del Rosario. Okay? Ang ganda daw ng boses ko, sabi ni Sir William Del Rosario. Salamat, Lodi. Okay? Isunod natin si Alpha Rubix. Yan. Shout out po sa inyo, Alpha Rubix. At maging si Rico Rubio. Yan. Salamat po sa patuloy na suporta, Sir Rico Rubio. Isunod natin si Rusty. At maging si Ivan Ko. Yan. Sir, shout out sa iyo, Ivan Ko. Yan yung patuloy na umaantabay sa mga video tutorials natin. At syempre, shoutout natin yung kaibigan natin, si Sir Christian Palaming. Okay, Sir Christian Palaming. Okay, yan po ay kaibigan natin. I-check nyo po yung kanyang channel. At marami din po kayong matututunan dito, Sir Christian Palaming. Okay, Lodi, salamat sa mga ideas mo. Salamat sa mga tulong. Yan, shout out sa iyo, kaibigan Christian. Okay, so yun lamang po yung mga shout out natin for now.
At kung gusto po ninyong magpa-shoutout ay wala kayong ibang gagawin, mag-comment po kayo dyan sa baba para sa next video natin ay i-shoutout natin kayo. Muli, dyan po sa description box nitong or area nitong video na ito, andyan po yung mga video links na una na po nating na-upload na mga videos, tutorials, DIYs, yan, reviews. Pakicheck po yung mga link dyan po sa description area or box. Baka dyan po yung mga hinahanap nyo at makatulong po sa inyo. Okay, muli, maraming salamat. Magpatuloy po tayo mga ka-tech moves. So, nandito po tayo. Magse-set up po tayo ngayon ng repeater system gamit itong Baofeng UV82 na portable radio. Okay, may silbi rin pala itong radio na ito, Baofeng UV82. Nire-reject ng iba pero gawan natin ng buhay, ipakita natin na meron pala itong gamit kahit papano. Ayan, Baofeng. Baka naman. Okay. So, magpatuloy po tayo. Okay, so ito na po mga ka-tech moves. At atin nang bigyang kwento ang paggawa po natin, pag-setup natin ng repeater system using Baofeng UV82 portable radios. Okay, bigyan na natin ng kwento. Ayan. Nandito ngayon ang kwento. Ayan. So, obviously, pagka gumagamit tayo ng radyo, dalawang nag-uusap o iba't ibang mga taong nag-uusap. And let's say, andito tayo ngayon. Yan. Merong nag-uusap na dalawa gamit ang kanilang mga radyo. At let's say, ito po si B1. Pangalanan natin sila, B1 tsaka B2. Yan. Siya po si B1. Yan, yan po si B1. At ito po ngayon si B2. Yan. Okay. B1. At ito po si B2. Yan, pentel pen, baka naman. Pati pentel pen nawawala ano. Okay. Mahalaga makita ninyo, mabasa natin. Okay? So magpatuloy tayo sa kwento. Si B1 tsaka si B2 nag-uusap at gustong mag-usap sa pamamagitan ng radyo. Okay, ang problema, ito ang problema. Sa pagitan nila, yan, may problema ngayon eh. Sa pagitan nila, mayroong napakalaking bundok. Yan, may napakalaking bundok. Yan, ito po yung kwento ni Lola Basyang. Okay. Sa pagitan nila, may malaking bundok. Pentel pen, baka naman. Okay. Yan, in between sa kanila, merong... Yan, okay. May bundok na malaki, mga ka-tech moves. Yan, ang problema, pagka ganyan na may bundok na malaki, hindi ngayon sila makapag-usap. Okay? So, merong... balakid, may nakaharang sa kanila para yung kanilang radyo ay hindi mag-connect dahil merong malaking harang sa kanila. Ayan. So ang magiging solusyon dyan, so napakalaking problema mga ka-tech moms, hindi sila pwedeng mag-usap nyan. Si B1 tsaka si B2 hindi pwedeng mag-usap, hindi pwedeng mag-communicate yung dalawang radyo nila, hindi pwedeng mag-connect dahil nga meron itong bundok na ito na napakalaki na problema nila. So ang solusyon dyan, okay, kailangan natin ng repeater system. Okay, so yan po yung silbi ng repeater system. At ito ngayon yung ating i-set up. Para sa ganon, itong dalawa na ito, si B1 tsaka si B2 ay pwede silang mag-usap, pwede silang mag-communicate kahit meron pa itong bundok na ito na humaharang sa kanila. Okay? So yung repeater system na ito, i-set up natin, okay, dito sa taas ng bundok. Yan, mag-set up tayo dyan ng repeater system. Yan.
i-set up natin si repeater system. Ayan. Okay. Ayan si RX TX. Ayan, sana makita nyo ano. So, yung repeater system, mga ka-Tecmoves, ay kailangan ng dalawang radyo. Ayan, dalawang radyo ang kailangan. So, ang gagamitin natin ng, na radyo sa kwentong ito ni Lola Basyang, ayan, ay Baofeng UV-82. Bibigyang buhay natin ang radyo na ito. At ipakita natin na meron pala din siyang gamit at napapakinabangan din kahit papano. Okay? So, gagamit tayo ng Baofeng UV-82. So, yung dalawang portable radio na gagawin nating repeater system para makapag-communicate si B1 tsaka si B2, i-set up natin yun dun sa taas ng bundok. Okay? Para sa ganon, si B1, pag nag-transmit siya, pipick upin ni receive at itra-transmit ni transmit radio patungo kay B2. Yan, ganun din. Pagka magre-reply, pagsasagot itong si B2, itra-transmit niya kay receive. Okay, hindi kay transmit, kundi da-direct siya kay receive. Then, si transmit, itra-transmit niya yung message dito kay B1. Ganun po yung principle ng gagawin natin na repeater system. So, dalawang radyo, kasi yung isa receive, siya yung magre-receive ng signal, either kay B1 or kay B2, at si receive, itra-transfer niya yung mensahe patungo kay transmit. So, si transmit, ang magre-relay, magta-transmit ng mensahe, either kay B2 or kay B1. Yan, again, pag nag-transmit si B1, pupunta kay receive, ibibigay ni receive kay transmit at irerelay niya kay B2. Yan, pag sumagot naman si B2, ibabato niya kay receive. Si receive ibibigay niya kay transmit at ibabato niya kay B1. Yan, ganyan po yung principle ng repeater system ng isang repeater. Itong setup na gagawin natin, mga ka-Tecmoves. Okay? Let's say, ang kanilang frequency na pinag-uusapan or frequency na napili nila na dun sila mag-uusap ay 145. Yan. 145.500 MHz. Okay. Megahertz. Ayan. So let's say yan yung napili nilang frequency na gusto nilang doon sila mag-usap. So atin na pong i-apply ito sa mga radyo. So ito na po, mga ka-Tecmoves, i-set up na po natin yung mga radyo. Yan, for application itong ginagawa nating repeater system using Baofeng UV-82. So let's say ito po si B1. Yan, ipagpapatuloy na naman ho natin. Ipagpapatuloy na naman ho natin yung ating kwento na naudlot. Let's say this is B1. Ayan, lagyan natin. Ito po si B1. Ayan, parang naman masaya. Meron siyang pangapangalan. Ayan, yan po si B1. At ito po si B2. Yan. Ito po si B2. Yan po si B2. Okay? So si B1 at B2 ay gusto nilang mag-usap, mag-communicate sa frequency na 145.500 MHz. Yan, ilagay natin para naman specific. Gusto nilang mag-usap sa frequency na yan. The same is true with B2. 145.500. Okay.
So gusto nilang mag-usap ngayon, mga ka-tech moves. Kaso ang problema, mayroong bundok dito na umahad lang. Yan, yan yung bundok. Ngayon yung bundok na ito ay umaharang sa signal nilang dalawa kaya hindi sila makapag-communicate. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng repeater system. Okay, nagaya ng ating in-illustrate kanina sa ating kwento. Okay? So, dalawang radyo ang kailangan natin na Baofeng UV-82. Yan, dalawa kasi yung isa ay magiging C-receive. Yan, ito po yung una. Yan, yan po si receive. Yan. Okay? Yung isang Baofeng naman na radyo na UV-82 ay siya po si transmit. Yan po. So, yan, para kita. So, yan po mga ka-tech moves. Isang receive, siya po si receive at ito po si transmit. Yan. Sa repeater system na gagawin natin. Now, ito po ngayon. Kung paano natin i-set up itong repeater system na gagawin natin. Kasi nga sila B1 at saka B2 gusto nilang mag-usap sa frequency na 145,500. Ang ilalagay natin na frequency dito sa transmit ay yung frequency na gusto nila. Ayan, which is 145,500 MHz. Yan, ito, transmit ito ah. So, iset po natin itong transmit. Yan, si transmit, nakikita nyo ba? Okay. So, iset natin 1, 4, 5, 5, 0, 0. Okay, yan, 145,500. Yan po si transmit. Ngayon, para magkaroon ng, para ma-set up natin yung repeater system, si receive, ito, kailangang ma-set ito dun sa, bawa, napili natin na receive frequency nito ay, let's say, 145,800. Yan. Set natin na 145,800. 1, 4, 5, 8, 0, 0. Yan, 145,800. Sana makita nyo. Okay? Yan, again. 1, 4, 5, 8, 0, 0. Yan, 145,800 po si receive. Okay? So, yan po yung set nitong si receive. Ito po yung frequency nitong si receive na radio. 145,800. Yan, palitan na natin para makita ninyo. 145. Yan, 145,800. Ngayon, si transmit, of course, ang frequency niya ay 145,500. Kasi yun yung gusto nilang frequency nila B1 at B2 na mag-usap, 145,500. Mga ka-tech moves. Ayan. So, good to go na po si receive. Wala nang babaguhin dito kay receive. Mga ka-tech moves. Ngayon, ang gagawin natin ay iseset up po natin si transmit. Ayan. Si transmit po ang iseset up natin. Sana makita po ninyo. 145,500. Now, ang gagawin natin dito mga ka-tech moves ay iset natin yung kanyang VOX. Okay? VOX. Saan yung VOX na yan? Ang shortcut mga ka-tech moves ay menu. Pag pinindot mo yung menu ay 4. Yan. Menu, then 4 ang pindutin ninyo or hanapin ninyo, pupunta yan sa VOX. Yan, sa VOX. So, i-on po natin ito. Gawin nating 1. Yan.
Hanggang 10 kasi ito mga ka-tech moves. Yan, hanggang 10. Pero 1 lang lagay natin, 1. Yan. So, okay na po si transmit. Okay? So, ang frequency niya ay 145,500. Naka-on na po yung kanyang VOX. I-on din po natin yung kanyang yung Roger tone. San ba yun? Roger tone. Yan, naka-on na po siya. Para pagka pumiga ay may tunog, pampaganda. Yan, parang ganito. Yan. Okay? Oh, yun po yung tunog niya. Para naman pampaganda ng repeater system natin. Okay? So, good to go na po itong transmit radio. Nakaset na po yan. Wala nang babaguhin dyan. Now, ang gagawin naman natin, iset up natin itong si B1 at saka si B2. Dun sa repeater system, okay na po itong dalawa. Yung setup nila. Wala nang babaguhin dyan. Okay? Now, ang iset up naman na natin ay itong dalawang ito, si B1 tsaka si B2, para makakonect sila doon sa repeater system na ginagawa natin. Para makakonect sila kay receive. Ayan. Kasi ang frequency nila, 145,500. Ayan, 145,500. Pero yung receive na radio sa repeater system is 145,800. So pagka minus mo yon, 145,800 minus 145,500, 0.300. Yan. Yan po yung tinatawag na magiging offset. Yan. Frequency nila. Yan. Offset. Yan. Frequency. So, ikaw na natin. I-set na po natin yung offset niya. Mga ka-tech moves. Dalawa dapat sila, si B1 at si B2, iset po natin yung kanilang mga offset. Yan, offset frequency ba tawag doon? Basta yun na yun, basta may offset. So, again, ang una nating gagawin ay itambay natin doon sa frequency nila, which is 145. Or 145. Yan, 145,500. Kita nyo. Okay. So, nakatambay na po si B1 sa frequency which is 145,500. Ngayon, para ma-set yung kanyang offset, ang shortcut ay menu 26. Menu, then 26. Yan. Lalabas si offset. Yan. Again, menu 26. Yan, lalabas si offset. Ngayon, yung result ng subtraction natin kanina na 0.300, yun ang ilagay natin dito sa offset na ito. So, lagay natin. Yan, sa offset. Yan, offset. So, iset po natin. Yan, iset po natin yung offset frequency. Then, 3. Yan, confirm. Yan, 0.300. Then, iset natin yung kanyang direction, either negative or positive. Ilagay natin ito. SFD. Yan, ilagay natin na positive. So, hindi po negative, kundi ilagay natin na positive. Confirm, yan. Kaya pag nag-transmit po si B1, ayan, lalabas yung 145,800. Ayan. Okay? 145,800. Ayan, good to go na po si B1. Mga ka-tech moves.
Ngayon, natapos na po si D1. Isunod po natin si B2. Ayan. So, kita nyo ito. Kakaiba sa kanilang tatlo, yung V82 po yun. Ito ngayon ay V80. ICOM V80. So, iset natin. 1. For 500. Ayan. So para ma-set yung kanyang offset, pindutin natin yung function tsaka set. Ayan. Hanapin natin ito mga tech moves, okay? Ayan. Dito tayo pupunta. Ayan. I-set natin yung 0.300. Which is pag i-set yan, ito pindutin natin ito. Ayan, kita nyo ba? Ayan, gawin nating 300.30. Ayan, automatic kasi may 0 na yan. So, ayan, 0.30. Then, pindutin natin yung ito. Itong VFO. Ayan, so, nakaset na po yung kanyang offset ng 0.30. Ngayon, para may set natin yan either positive or negative sa kanyang direction ay pindutin natin yung function 4. Function 4. Yan, may lumabas po na negative doon sa bandang kaliwa. Isang pindut pa na function 4 magiging positive. Yan, sana makita ninyo. Yun, yung nasa kaliwa, again, function 4, nawala. Isang function 4, naging negative. Isa pang pindot function 4, magiging positive. Yan, sana makita ninyo. Yan, kaya para, pag nag-transmit, eto, tingnan nyo. Pag nag-transmit si VAT, magiging 145,800. Yan o, 145,800. 145,800. Okay? So, good to go na po si si B2. Yan. So, okay na po yung setup po nila. Mga ka-tech moves. Now, ang gagawin natin ay ang tanong, tignan nyo ha, pagka nag-transmit ako, na-receive ni receive pero hindi nag-transmit si transmit. Ayan. Okay? Again, tingnan nyo, pagka mag-press ako dito, magta-transmit tayo. Ayan, bindot. Ayan. Na-receive niya pero hindi nag-transmit si transmit. Kaya wala pa rin connection dito sa kila B1. Ayan, B1. Ang tanong, ano ang gagawin para itong dalawa na ito ay mag-work? Ang solution dyan mga ka-tech moves, gagamit tayo ng ito, connector. Okay, ito po ang magbibigay buhay. Ito yung magpapagana ng ginagawa natin na repeater system, itong connector po na ito. Iko-connect natin kay transmit patungo kay receive. Mga ka-tech moves. Okay? Pero bago natin i-connect yan, palitan na natin itong label nito. Yan. Ito naman si B2. Yan. Sana makita. So, again, yung magiging receive nila 145,500 parehas at yung transmit nila ay magiging 145,800. So kailangan natin ng patuloy tayo sa kwento ng connector mga ka-tech moves, at ang connector na ito ay magkabilaan na merong jack pero magkaiba sila ng size.
Ayan, sana makita ninyo. Ayan. Itong isang dulo ay 3.5mm jack. 3.5mm jack at itong kabilang dulo ay 2.5mm na jack. Okay? 3.5 tsaka 2.5 na size ng jack. Okay? So, kung paano ito gagawin ay yan, isingit muna natin kung paano natin ginawa ito para makita nyo kung paano ko po ginawa ito at kung paano ang kanyang connection. Isingit po natin bago natin ituloy itong ating pag-set up nitong repeater system po na ito. Yan, panoorin po natin kung paano. Okay mga ka-tech moves, ito na po yung ating gagawin na connector ng ating pong ginagawang Baofeng UV82 repeater system. So ito pang magbibigay buhay ano po doon sa ating repeater system na ginagawa. Kung wala po itong connector na gagawin natin ay hindi po gagana yung ating repeater system. So ang kakailangan natin ay wire. Ayan. Then dalawang jack connector na ang size niya ay isang 3.5mm jack at isang 2.5mm jack. Ayan. Magkaiba po sila ng size, 3.5 tsaka 2.5. Tsaka meron tayo nitong dalawang resistors. Ang resistor na ito ay 1000, 1K resistor. Okay? Ayan. Ang color niya, ang color code niya ay brown, black, red. Brown, black, red. Yan, 1K resistor po ito. Ang gamit po nito ay para mapaganda yung output ng sound para hindi po siya ma-over mode mga ka-tech moves. Kaya maglalagay tayo niyan magkabilaan mamaya. Okay, so kung nakikita nyo itong apat na wire na ito ay magiging ganito po yung kanyang itsura. Yan. So, ganyan po yan. Okay? Then, in between nitong dalawang line, dalawang wire na yan, maglalagay tayo ng resistor, pati dyan. So, ganyan po yan. Then, itong isa na jack sa kabila, then yung isa sa dulo. Okay? So, ganyan po ang magiging plano nitong gagawin natin na connector. Okay, yun nga lang ay meron tayong ibahin sa pag-connect, hindi parehas. Okay, hindi sila parehas ng connection nung jack na yun tsaka yung jack dito, hindi sila parehas ng paghihinangan, magkaiba po sila. Kung pansinin natin itong dalawang focus, dalawang jack na ito, so isang 2.5mm jack tsaka 3.5mm jack. Okay? Parehas silang tatlo ang layer. Ayan. Tatlong layer. Ito po yung ground, then positive po yung dalawa. Pati dito sa 3.5 ay tatlong layer din po. Ground, then positive na dalawa. At left and right po yan pagkagagamitin sa speaker output sound. Okay? Pero dito ay pagka i-connect natin yung mga wire na yan ay hindi po sila parehas ng paghihinangan. Okay? So subaybayan ninyo itong video na ito para makikita po ninyo kung saan pupunta yung mga connection. Unahin natin itong 3.5mm jack. I-connect muna natin yung dalawang wire. Yan. So bali dalawang wire lang mga ka-tech moves ang may i-connect natin. Ayan, kung pansinin ninyo itong ating simple diagram, isang wire po yon, then pangalawang wire po ito. Okay, so dalawang wire lang po yan. Isa doon at isa po dito. So dalawang wire lang po. Dalawang wire lang ang maihihinang. Ayan, ang ihihinang natin dito sa mga jack na ito. Unahin natin dito po sa 3.5. So itong tatlong layer na ito, okay, take note po,
Take note nyo na. Ayan. Shout out langgam. Okay. Ayan. So dito sa 3.5mm jack, ang paghihinangan natin nung dalawang wire ay dito po sa ground at gitna. Okay? Isang ground at isang gitna. Sa taas, walang connection. Wala tayong hihinangan sa taas. Okay? Empty po yung sa taas. Yung isang line ng wire dito po sa ground, then yung pangalawang linya ng wire ay dito po sa gitna. So, yun po yung magiging hinang ng mga wire dito sa 3.5mm jack. Okay? So, atin ang ihinang. Okay, so connected na po mga ka-tech moves. Ayan. So, dito po tayo nag-connect. Isa dito sa ground, which is yun po sa dulo, ito. Ayan, dito. Then, sa gitna, which is ito po yun. Itong nilagyan ko ng heat shrink, okay? So, dalawa lang. Dalawa lang po yung connection niya. Ayan. Isa po dito sa ground at isa sa gitna. Ayan. So, nakita nyo na. So, takpan na natin. Okay, mga ka-tech moves. Ito na po yun. Natakpan na natin itong 3.5mm jack. So, okay na po yan. So, isunod po natin itong 2.5mm jack. Okay, i-connect naman natin yung dalawang wire na yan dito sa 2.5mm jack. So, dito naman sa 2.5mm jack, mga ka-tech moves, okay, as you can see, tatlong layer din po siya sa dalawa, tatlo. Yung dalawang wire na ito, ayan. Okay, itong dalawang wire na ito, i-connect natin dito sa 2.5mm jack. Pero, magkaiba dun sa 3.5mm jack. Dito sa 2.5mm jack, i-connect natin yung isang wire dito sa ground. Okay? The same with the 3.5mm jack kanina, yung isa sa ground din. Pati dito sa 2.5, maglalagay tayo ng isang wire dito sa ground. Pero yung isang wire, mga ka-tech moves, hindi sa gitna. Okay? Hindi sa gitna, kundi sa taas tayo maghihinang. Yung gitna naman ang bakante dito po sa 2.5mm jack. So again, ground tsaka taas po tayo maghihinang. I-connect po natin itong dalawang wire po na ito. Okay? So maghinang na po tayo. Okay, so naihinang na po natin itong 2.5mm jack. Yan, so naghinang po tayo dito sa ground tsaka sa taas. Okay? So bakante po yung isa sa gitna. So ito po yung ground, mga ka-tech moves. Then yung sa taas, ito po yun. Ito. Ayan, sa gitna. Okay? Ayan, focus. Ayan. So maglalagay tayo ng heat shrink para hindi sila magdikit. So again, ang connection nitong 2.5mm jack ay ito sa baba, ground, tsaka sa taas. So ayan na po yun. Okay? So ikabit na po natin yung kanyang takip. Maglalagay din tayo ng heat shrink. Okay, so na-fix na po natin yung magkabilaan na connector or jack. Itong 2.5 tsaka yung 3.5. Naka-fix na po yan. So, dito na tayo ngayon. Maglalagay na tayo ng kanyang resistors. Okay, again, yung mga resistor na yan ay 1K resistors. Okay, so in between, bago yung mga connection na yan, ay maglalagay tayo ng kanyang magiging filter. Okay? Para gaganda po yung pong outcome. Hindi mo over mode yung sound. Okay? So, yan po yung silbi ng mga resistor na yan. Alright? Now, kung paano natin i-coconnect, kung saan ba ang mag-coconnect, kung saan yung magsasama na wire between 2.5 and itong tinatawag na 3.5mm jack ay ito po. I-diagram po natin mga ka-tech moves, okay? So magdo-drawing tayo mga ka-tech moves. Ayan. Magdo-drawing tayo ng diagram para makita po ninyo. Okay? So
So let's say ito po yung pong ito po yung 2.5 mm. Yan, 2.5 mm jack. Then ito po yung 3.5. Yan, mas malaki siya. So ito ka. Yan, 2.5 mm then 3.5 mm jack. So dito 3.5 daw po yung nalang natin ang action, which is itong ground at yung nut. Okay? So 2.5 naman, tawa din ang nilagyan ng connection ground tsaka yung sa taas. Yan. Ito na. Ito na po yung pong connection niya. Yung pong ground nitong 3.5 mm, i-coconnect po natin yan dito sa taas. Yan. So, ganyan po yan. And of course, itong sa ground naman ng 2.5 mm ay i-coconnect po natin doon sa gitna ng 3.5 mm jack. So yan po yung magiging connection, mga ka-tech moves. Yan po yung pong technique nitong connector na gagawin natin, okay? So ganyan po yung gagawin natin. Then in between ng mga connection na ito, maglalagay tayo ng 1K resistor. Ayan, pati dito 1K resistor. Ayan. So kita nyo na, mga ka-tech moves, yung ating diagram. Sana ay nasundan ninyo. So ganyan po yung gagawin natin. So atin na pong i-fix, i-connect na po natin yung mga wire at maging yung kanya pong mga kanila pong mga 1K resistors. Okay, mga ka-tech moves, ito na po yon. Nagawa na po natin, naikabit na po natin yung mga resistors dito po magkabilaan. Ayun. Nandiyan po yung mga resistors nila in between. So this is the 3.5 mm jack and this is the 2.5 mm jack. So ito po ang magpapagana dun sa ating pong repeater system na ginagawa gamit po yung Baofeng UV82. Okay? Without this ay hindi po gagana yung repeater system natin. Yan. So sana nasundan nyo, mga ka-tech moves, yung paggawa natin ng connector para doon sa receive transmit na radio para mag-connect sila, yung radio para sa transmit, yung radio para sa receive. Yan ay ito po yung gagamitin para mag-connect yung dalawang radio na yon as our repeater system. Okay? Yan, magpatuloy po tayo, mga ka-tech moves. So again, may problema pag mag-transmit si B1, marireceive ni receive pero hindi nagta-transmit si transmit. Kaya hindi marireceive ni B2 yung mensahe ni B1. Kaya kailangan natin ng connector. So paano natin ikakabit ito? Itong 3.5 mm jack, itong 3.5 ikakabit natin kay transmit. Okay? Now, itong 2.5 mm jack, ikakabit natin kay receive. Ayan. Itong 3.5 mm jack, ikakabit natin sa mic. Dun sa mic slot, okay? Ni transmit. Ito naman sa speaker naman, sa speaker. Itong 2.5 mm jack sa speaker kay receive. So, unahin natin ito kay transmit, kasi itong dalawa na ito, mic kasi yung nasa baba, speaker sa taas. So isaksak natin itong 3.5 mm jack kay transmit pero dito sa mic. Ayan. Then itong 2.5 mm jack ikabit natin sa speaker.
Yan, again, ito ay mic sa baba, speaker sa taas. So, ikabit natin yung speaker doon. Doon sa speaker. Yan. Okay. So, sana makita natin yung mga yan para masaya. Okay, good to go. Ipagilid natin konti para makita natin na yung connection. Ayusin natin. Oops. Yan. Okay. Yan. Good to go. So, meron na tayo connection mga Katek Moves. Ngayon, ito na ngayon. Ipapakita na natin, i-demo na po natin kung paano po mangyayari. Marireceive ba ni B2 yung mensahe ni B1? Magtra-transmit na po tayo. Okay, tignan natin. Marireceive na ba ni B2? Let's try to transmit. Test mic, hello? Okay? Ayan. Oh, nag-transmit mga Katek Moves. Alright, again, pipiga tayo. Nag-umilaw itong dalawa. Na-receive ni B2. Ayan, salita ko. Test mic, hello. 1, 2, test mic, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Okay. So, na-receive po niya. Again, transmit tayo. 3, 2, 1, 1, 2, 3, test mic, repeater system. Na-receive po ni B2. Ayan. Okay, nagta-transmit po si transmit. Na-receive ni receive. Ayan, tingnan niyo po itong pinipindot ko. Ayan, 1, okay. Ayan, 145,500, pero pag pindutin natin yan, test mic, 1, 2, 3. Okay. Wait lang. Ayan, 145,800. Ayan, again. 145, 1, 2, 3, test mic. Ayan. Breaker, 1, 2, 3, repeater system. Okay. Repeater system using Baofeng UV82. Ayan. So, gamitin din naman natin si B2. Mga Katek Moves. Ayan. Okay. 1, 2, 3, test mic. Ayan. Na-receive po ni B1. Ayan. Transmit ulit tayo, ha. Tingnan nyo. Iilaw po si receive. Ibabato ni transmit. Marireceive po ni B1. Test mic, hello. Ayan. Okay. Na-receive. Again. Wait, ha. Repeater system, 1, 2, 3, repeater system. Ayan. Magkalapit kasi sila mga Katek Moves, kaya medyo may feedback. Ayan. So, again, repeater system, 1, 2, 3, test mic, hello. Okay, kumagana. Repeater system, 1, 2, 3, test mic. Na-receive po ni B1. Na-receive ni RX, ni receive, ibinato niya kay, ipinasa niya kay transmit, ibinato niya kay B1. Test mic, 1, 2, 3, repeater system, check, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Good. It's working. Repeater system using Baofeng UV82, test. So, na-receive po ni B1 mga Katek Moves.
So, again, nakita po ninyo that it is working. Meron na tayong solusyon, mga ka-tech moves, doon sa problema ni B1 at B2. Hindi sila pwedeng mag-connect. Hindi sila pwedeng mag-usap gawa nung pong malaking harang sa kanila na bundok. Pero dahil meron tayong repeater system, itong dalawa na ito, si RX tsaka si TX, iseset up natin yung dalawa na yan dun sa taas ng bundok. Lagyan natin ng magandang antena, tag-isa sila ng antena na maganda. Yan, para sa ganon ay makakapag-communicate itong dalawang ito, si B1 tsaka si B2. So with this, sana mga ka-tech moves ay nakatulong, nahalu-haluan itong tutorial na ito, may kwento mula kay Lola Basyang. Yan. Sana ay may katsagaan kayo na panoorin at pakinggan yung kwento. At sana may natutunan tayo na kahit papano pala ay may gamit din itong si Baofeng UV-82. Yan, napapakinabangan din naman pala, mga ka-tech moves. Yan, karagdagang information, mga ka-tech moves, okay? Si TX lang po ang si receive or transmit, I should say. Si transmit lang po ang iseset natin yung kanyang Roger tone na i-on. Yan, yung tululut. Yan, kumbaga. Ganyan. Radio check, 1, 2. Yon. Tululut. Okay. Si transmit lang po ang i-on natin yung kanyang Roger tone. Yan. Si receive, naka-off po yung kanyang Roger tone, si receive. So, si transmit lang po ang mag-on. Itong dalawa, wala silang Roger tone, itong si B1 tsaka si B2. Si TX lang po ang naka-on ng Roger tone. Yan. Ulitin natin. Yan. Transmit 1, 2, 3. Yan. Transmit 1, 2, 3. Okay. So, yun po ah. Now, mga ka-tech moves ito. Si receive, si transmit, yung kanyang volume naka-off, ay naka-zero po yung volume niya. Si transmit. Tandaan nyo to, itong setup na to, para alam ko, marami kayong itatanong. Ito, yung kanyang volume naka-zero po, zero. Okay, walang volume siya. Naka-zero siya, nakasagad sa zero. Pero si receive, dito po natin titimplahin yung kanyang volume. Yan, titimplahin natin. Ito siguro ay parang 1/4 lang yung iniangat ng kanyang volume ni receive. Kasi kung siniro mo yung volume ni receive, walang maririnig dito kay B2. Yan, walang maririnig kay B2 pag nakasiro yung volume ni receive. Kaya iset dito natin kokontrolin yung volume para maririnig ni B2 yung mensahe ni B1. Yan, dito sa tutorial na ito, parang 1/4 lang yung iniangat nung pong volume. Yan, ganun siya ka-sensitive, mga ka-tech moves, 1/4 lang. At ito pa. Pagka pumiga tayo, mga ka-tech moves, pagka pumiga tayo at walang na-detect na sound itong repeater system, hindi magtra-transmit si transmit. Ito, si transmit. Okay? Pagka piniga natin si B1, marireceive ni receive kasi nga nag-transmit tayo. Okay, parehas na 145-800 yung transmit. Marireceive niya, pero hanggat hindi tayo gumagawa or nag-create ng sound or boses, hindi maipapasa kay transmit. So, hindi magtra-transmit po si transmit. Tingnan nyo ah. O, pipiga ako without making noise or without making sound. Tingnan nyo, hindi magkukulay orange ito, si transmit, hindi magtra-transmit. Tingnan nyo. 3, 2, 1. Kita nyo,
hindi nag-orange, okay? Walang transmit si transmit kasi wala tayong create na sound. Pero tingnan nyo, yan, ulitin natin ha, i-close up ko lang saglit. Ayan, pansinin ninyo si transmit, pagka nag-create tayo ng boses or sound, magtra-transmit siya. Unahin muna natin na pindot na walang boses. Oh, wala, no? Wala, hindi siya nag-transmit. Ngayon, ito, tingnan nyo, gagawa tayo ng sound. Boses. 3, 2, 1. Test mic, 1, 2, 3. Okay? Again, patayin lang natin yung mga ilaw nila. Ayan. Again. 3, 2, 1. Repeater check, Baofeng UV-82. O, nakita nyo mga ka-tech moves. Ayan. Sumasabay dun sa boses ko. Tingnan nyo. Sasabay yung boses ko dun sa transmit. Sasabay yung pag-transmit ni transmit dun sa pagsasalita ko. Tingnan nyo. Piga muna. Piga. Baofeng. You see? Nag-transmit si transmit. Again. Transmit using Baofeng UV-82. Yan. Kaya pagka hindi ka nag-create ng sound, walang itra-transmit si transmit patungo kay B2. So, kailangan talaga. Transmit using UV-82. Ayan. 1, 2, 3, transmit. 1, 2, 3, transmit. Okay. So, repeater na repeater ang dating. May konting, ang tawag nito, may konting gap, ano? Talagang repeater na repeater ang dating. Again, tingnan nyo, ang ganda. 1, 2, 3, repeater check. Yun yung gap niya. Ang ganda. May Roger tone pa. Roger tone UV-82 Baofeng. You see? Baofeng UV-82 repeater check. Okay. So, yun po, mga ka-tech moves. Yung ating pong demo. The same is true dito, baka sabihin nyo, yan, tingnan nyo, hindi ako mag-create ng sound, pipigain ko lang. 1, 2, 3, piga. Marireceive ni-receive, pero hindi mag-transmit itong si transmit. Tingnan nyo, pipiga ako. 3, 2, 1. Nareceive niya, nareceive ni RX. Okay? Pero pag gagawa tayo ng sound, 3, 2, 1. Kita nyo, nag-transmit si transmit. Okay? Again. 1, 2, 3. Yan, sumabay. Sumabay si transmit dun sa boses ko. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Yan. 3, 2, 1. Repeater check. Okay, so yun po mga tech moves, gumagana po talaga siya, it's working. So yun po yung setup mga ka-tech moves ha, karagdagang information para mapagana natin itong repeater na ito. Okay, maraming salamat muli sa inyong panonood. For the last time, yan, mag-transmit tayo gamit si B1 patungo kay B2. Last check, 3, 2, 1. Okay? 3, 2, 1, last check, repeater system using Baofeng UV-82. Yan. 3, 2, 1, Baofeng UV repeater system, last check. Okay, so na-receive po ni B2. Ito din, para makita ninyo. Baofeng repeater system, 1, 2, 3 for the last time, repeater check. Okay.
Again, repeater check 1, 2, 3 for the last time using Baofeng UV82. Okay, so it's working mga ka-tech moves. So sana nakatulong itong tutorial na ito. Meron na tayong gamitin na very cheap na repeater system. Hindi na natin kailangan bumili ng milyo-milyones na repeater system dyan. Sa halagang, alam naman natin ang halaga nitong tatlong to. Kumpara mo dito sa isa. Okay. Itong tatlong to eh, alam nyo na. Baofeng, baka naman. Okay. So, ito lang yung puunan natin. Itong connector, ito lang yung ating, kumbaga, idinagdag dyan. Merong na tayong repeater system, mga ka-tech moves. Sana nakatulong sa inyo. Sana ay nasiyahan kayo. May natutunan muli tayo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay pag-share, pag-like, pag-share po para mapanood din ng iba at makatulong sa kanila. At pag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Tech Moves for Fun. Ayan, para sa ganun ay umangat-angat naman yung ating pong channel for more tutorials, DIYs, and reviews. Ayan. So maraming salamat mga ka-Tech Moves. Salamat sa inyo pong patuloy na suporta. 73 to all. At maraming salamat. God bless us all. See you po sa susunod na video po natin.